Boy ko, what is your plan for me? I'm here! Gusto ko ka na mag-minister. Nanong naman ko'y kaso. But during that time, within that week, ning ulit ko sa mga ginabotang yung kumante, mo na ito yung tagbo sa ako. Sa El Reino de Cebu. Sa pinala ko sa Cebu, dito yung silang convert. At nga tayo, kaya magpa-enroll. Nalipay ko kay Juan Cudawata, kaya 3 weeks ako na klasik. So ulit ko mga kaitso na sa ABC. Muna ito nga pag-ulit na ako sa ABC. That's the problem na kung ipintan ko. Imposible na nagila yung plan na ginawa for me. So, dali ko ng istorya. Nabalik ko sa Cebu, mga ningari ko sa Cebu, kung nagpadayo sa kumbiti. Hindi na ako tiwason, kitaas kayo na. Ang ending lang mga kaitso na, nga I'm here for about 10 years sa Clarita kay graduate sa Glo Suma. Itay ko mga kaigsunan na graduate ni Glo Suma. Suma sa pong taon. 3 years in nursing, mechanic kay 3 weeks lang sa theology. Then 3 years again in PT department, at least 4 years sa commerce ni graduate ni Glo. So that's God's plan. That sometimes we don't understand. Now this morning, ako sa modato mga kaigsona, sa mga katawahan sa Ginoo long way back in the year 597 BC. Most of that ay tabaw sa Jewish people during the time of Jeremiah, in Jeremiah 29. We can find that mga kaigsona. God is judging the nation of Judah because of their unfaithfulness. The Babylonians have attacked Jerusalem. Nini nga panahon mga kaigsunan, gitugutan sa Ginoo nga ma-attack ang Jerusalem. Og dunay 3,000 kabuok mga prisoners nga nadala sa Babylon. And the Jews are saying, this isn't supposed to happen to us. Dili unta ni mahitabo nato nga naman. We are God's people. We are God's chosen people. Nang sila mahitabo mga kaigsoon, nakaptive sila. Today, ato tanawon, what God is accomplishing plans in our lives, even if those plans are not what we are expecting. The Jewish people, ang mga tao sa Ginoo, kun imong lantawon, gikan pa sa panahon sa dito sa Egypto. They have a beautiful story with God leading the way, especially in times of crisis. Kun imong tanawon ang Exodus chapter 3 verse 7, the Lord told Moses that I have seen the misery of my people. Nakita sa Ginoo ang nagkadaiya nga problema sa iyang mga tawhan, and I am concerned about their suffering at the hands of the Egyptians. So, the Lord said, I'm going to bring them out of the land of Egypt. So, atong nahibawa ng istorya mga kaigsunan sa Exodus 14. They have crossed the Red Sea. Only in Joshua 24, the Israelites inherit the promised land. So dunay plano ang Ginoo sa mga iyang mga katawhan. Gikan sa Ehipto, sa ilang pagka-pineriso mga kaigsunan sa mga Ehiptohano. Nalatas nila ang nagalaydaya ang mga problema, apan ang importante, they have reached the promised land. Busa, kini mga katawhan, mga kaigsunan sa Ginoo, during the time of Jeremiah, mura sila o nagsalig ba? No? Nagsalig sila kay mga katawahan sila sa Ginoo. And God will protect them. God will guide them. Usay, naanis ato ang pag-adventista. Nagsalig na mga kaigso ng adventista ta. Yeah, sometimes atong pagsalig, mga dali na sa Ginoo. Gani in 2 Kings chapter 19, the Assyrian army invaded the land of Judah. Nailog na sa mga kaigsunan ang ilahang yuta. Unya, mga katawan sa Ginoo na nga ato.
commander sa Assyrian army. No one can deliver you out of the hand of the king of Assyria. Wala na ilain nga makapaikya sa inyo gikan sa kamot sa hari sa Assyria. Surrender to us now. We will let you live. Grabe ang kuwan sa hari. Kamo nga mga Kristohanon, surrender na lang mo. Pero sige po ati si Kaya. Hezekiah prayed to the Lord. And that very night, the angel of the Lord went out and put to death 155,000 people in the Assyrian camp. Almighty God had come through once again. Ang Ginoo nagaprotektar sa iyang mga katawa. Busa, panahon ni Jeremiah mga kaigsoon, mo'y isaligan sa mga katawa dito. Ang pagkabalita ng mga Assyria na pindi mag-iagawa. And so when the Babylonians invade the land of Judah in 597 BC, the captives are thinking, this isn't going to last long. Nagsalig din sila. Alilin ni Magugay. Magkalikawas na tayo nini. God is going to come through for us like always He does. The prophet Hananiah said in Jeremiah today that in 2 years, God will break the yoke of the king of Babylon and we will be free. Nagsalig siya? Nagsalig sila mga kaigsoonan. Kaya ako years lang, malibre na ba? Makauli na ba sa tuwa? Ingon po mga tao, praise God. Pero kung sa may ingon sa Jeremiah 59 verse 1, verse 3. Nagsurat si Jeremiah sa mga nagbihag sa Babylon. Unya, muna yung ingon. You are not coming home for a while. Di pa mo makauli, gikan diha sa Babylonia. Build houses. And settle down. Uy. So nag-active na ang mga taos Ginoo dito sa Babylonia. Ingon ang sulat ni Jeremiah. Dili pa mo makauli-uli gayon. Pagpuyo sa Budia sa Babylonia. And build houses, plant gardens, and eat what you produce. So, mura upuan na diba? Kanang imuha gilding forever na gilding mo ning kinipulian eh. Inom-dom ko sa akong opisina. Available eh. I'm working now as the auditor of Sabaw Peninsula Mission, covering from Manokan, Sabaw del Norte, and dari po sa Lakewood, Buog, Sabaw del Sibugay, hangtod na mag-eksunan, Bulo, Basilan, Tawi-Tawi, Mauna po area. Unya, sometimes, sa mo ang opisina mag-eksunan sa mga workers, halos-halos ni mga bata pa, no? Ang among treasurer, manghod ni Raymundo Ramos, si Ronald Ramos, na also from Cebu. Muya kong amo. Unya, basta upang ninyo po sa business office. Yeah, nao, Ginoo nga ako'y kinamuha nga. Sa edad. Pero, pa, kining, tanaway lang sa sitwasyon, depende mo kinamuran kayo, huwag mo tayo na. Ganyan nalipay ko, nakita na ko si Balenono, Matrio, na matag ko nakita niya ng mga skipping sa una. So, mango ni po nga, mango rin po ni Nonoron, kayo huwag mo kuya na. Most of us are thinking to have houses. Ano bang kapuyaan, kasi gano'n yung pangaba. Gani, mga niskir siguro, ang among opisina from Sabonga City, bali na sa IPA. Kaya, nindawag man yun sa residency na ang headquarter ay sipunta sa IPA, sa Sabonga Sibugan. So, ako ba mga workers, nangita na sila o mga puyanan diya sa IPA, kaya diyan naman nagutangan ng office. So, once nga mag-unahuna na ka o